Yan, ito yung portal. So, kung kunwari ako yung user, nag-connect ako sa Wi-Fi, click ko lang itong prepaid, then input ko lang dito yung code. Hello, hello guys! Kamusta kayo lahat? And yun, medyo matagal tayong walang vlog. At kailangan natin ulit mag-vlog. Ngayon, ang vlog natin ngayon tungkol sa Wi-Fi ulit. Piso Wi-Fi. Particularly po sa tungkol sa ticket-based or voucher-based Wi-Fi. And ngayon, may hawak ko dito na modified or jailbreak. Hindi ko lang kung pwede sabihin na jailbreak. And modified na ni Wi-Fi router, which is may naka-install na embedded na software from iWi-Fi portal. Ito po ay pwedeng gamitin bilang ticket-based or voucher-based na Wi-Fi. So, sa mga bago, hindi pa nakakalakuan na yung mga ticket-based or voucher type na piso Wi-Fi, ito yung klase ng Wi-Fi na pinapagamit as guest. Yan sa mga mall. Yan, kung naalala nyo sa may portal, may free Wi-Fi. Pero, dadaan ka muna sa portal na. So, gayto po yun. So, yun nga lang sa yung sa SM, auto login or mayroong tama yung pagkakaalala ko. And ito, pwede nating iset na kailangan maglagay ng code na ma-generate dito para makakonect sa internet. So para ito sa mga nahihirapan na gumamit ng Umada controller sa PC and sa nahihirapan din sa Microtech hotspot. At yun nga, naghanap ako ng paraan, ano yung mas madali, at ito yung nakita ko. Well, may mas madali pa, I think, pero ito yung pinaka, I believe, mas user-friendly, mas beginner-friendly, at mura. I mean, sa mura, sapat yung price sa kanyang quality. So, ito nakikita nyong hawak ko ay ni Wi-Fi router. Ito yung usong-uso ngayon sa mga piece Wi-Fi na nakalagay. Pero ang gamit niya as VLAN. Marami kasi yung feature ito. And nga, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin. Marami na rin sa YouTube. Pero para sa mga nagtatanong, mga nagko-comment, ano yung mas madaling paraan para po sa inyo ito. Ayun, i-power on natin. So, siya nga pala, kailangan natin ng internet. So, ito nakakonect sa PLDT Home Fiber router ko namin dito sa bahay. And saksak ko doon sa 1. Ayan. Kung nakakita na kayo ng gayong router, may kulay blue dito na dito sa port. Dito sa bandang dito. Sa bandang leftmost. Ayan, kulay asul na ethernet port. Di yan po sinasaksak ang ISP or ang LAN cable from your internet. So, yan. Then, syempre, kailangan ng power. So, yan. And then, magbo-boot na siya. Yan. Habang naghihintay tayo, discuss natin, ano yung mga pwedeng paggamitan nito. So, sa mga medyo nagtitipid, or ayaw lang gumamit ng piso wifi bendo, lalo na sa panahon ngayon na medyo mahirap maghulog sa mga bendo dahil maaaring yan nahawakan ng infected ng virus or etc. Mga ganong case. Ito, pwede itong alternative. Ang disadvantage nga lang nito, mag-preprint ka or kailangan mag-produce ng code dito at manually na ibigay sa kliyente o sa makigamit. Yun nga, kailangan may
may magbabantay, kailangan may mag-aabot ng ticket. So, kagaya ito ng voucher-based na Microtech, voucher-based peso wifi ng PFSense o PSS. Actually, yung mga software ng peso wifi bendo, LBP, Easy Wi-Fi, ADO, or ADU, ano pa ba? Yung, pwede rin yung mga yon na mag-generate ng ticket. Yun nga lang, kailangan mo ng Raspberry Pi or Orange Pi para magamit yon. At yung Orange Pi and Raspberry Pi, wala siya. Kadalasan sa mga unit na ginagamit doon, walang built-in Wi-Fi. Meron man, merong unit ng Orange Pi at Raspberry Pi na may built-in Wi-Fi, pero hindi ganun kalakas. Hindi ganun karami yung pwedeng i-accommodate. Hindi kagaya nito ni Wi-Fi. Yung kanyang operating system, embedded ng iWi-Fi portal. And then, di mo na kailangan ng AP o ng access point antenna o ng Wi-Fi kasi may built-in na siyang Wi-Fi. May Wi-Fi na siya. Yan, in addition nga pala, syempre hindi lang ito sa pang bahay. Pwede rin ito sa mga hotel, restaurant, o yan, kung mayroon kayong maliit na kainan sa inyo, sa inyong bahay, o may maliit kayong negosyo sa lugar ninyo, yan, o kaya tambayan, yung pwede ninyong gamitin to as promotion, free wifi, pag order ng gayong product or kumain kayo dito parang Starbucks, yan. Ilalagay nyo lang ito dito. Siyempre, dapat may internet na kayo. Then, ilalagay nyo free wifi. Yan. Aba, okay, may lugawan kayo. Yan. Mayroon kayong lumihan or merindahan. May pwede nyo i-promo as free wifi. Ang kagandaan nun, yung ticket, yung connection nila, pwede mong i-limit siya ng 1 hour, 30 hours. Depende sa orders. Mga malaki yung order, bigyan mo ng mga limang ticket. And lima rin makakagamit, for 1 hour or 2 hours, yan, pwede mo siyang isa. Kung nakainom lang ng tubig, nagbigyan mo ng 5 minutes, yan, o kaya bumili ng juice, yan, bigyan mo ng 30 minutes, mga ganun. And pwede rin ito sa school, pwede. Sa mga, lalo na sa mga may mga nakikiconnect ng wifi sa school, sa halip na magbago-bago ka ng password, pwedeng ito na, yan, pwedeng ito. Ito na lang. Bigyan mo na lang ticket. Ang maganda pa dun, hati-hati talaga. Pwede i-limit yung bandwidth ng internet. So, kung ayaw mo maagawan ng internet, may 10 Mbps ka, gusto mo tigyo 1 Mbps sila, pwede po itong i-set up ng ganun. So, yan. Pakita ko sa inyo yung portal. Yan. Ibaba ko muna ito. Ito tayo muna sa screen ng computer. Okay, change ako ng Wi-Fi name ng SSID. So, ang naka-setup dito, Wi-Fi Bendo, pwede rin itong pag-uwin. Okay. So, ganun. Paano gamitin? Kukonnect sa Wi-Fi nitong iWi-Fi. Then, supposed to be mag-redirect dun sa portal. Yan, kung makikita nyo. Ay, sorry. Hindi yan. Wrong portal. Ayun. Sorry. Itong iWiFi portal pala. Sorry. Ayan. Ito kasi ito yung sa Microtech. Okay. Itong nag-flash. Connecting. Ayan. Ayan. Okay. Sa unang... Ayan. So guys, ito na yung portal ng iWiFi. So hindi po ako ang developer nito. May mga magagaling na engineer, software engineer na nakakagawa nito. And ilagay ko na lang sa description po yung link kung interesado po kayo sa mas maraming impormasyon. Ito yung lalabas sa portal, sa connection. Ngayon sa unang pagkakataon magkoconnect, may lalabas siya na sync MAC address. Protection yun para hindi para magkakaroon siya ng yung device, magkakaroon account din sa portal parang protection na rin para hindi manakaw yung internet dun sa nung device.
lalo na na may mga hacker ngayon na naglaganap lang hacker ng wifi window. Kinuklon lang nila yung MAC address sa kayong IP address gumagamit ng VPN. And naapektuhan yung ibang user lalo na doon sa MAC spoofing na tinatawag. Hindi ko masyadong kabisado din sana tama yung nabanggit ko. And yan, ito yung portal. So, kung kunwari ako yung user, nag-connect ako sa Wi-Fi, click ko lang itong free paid, then input ko lang dito yung code. Ngayon, wala akong code. Ang sample na code, yan. Wala na pala ako dito. Okay, pasukin natin yung, ganun lang po, pagka-connect, pagka-open ng portal, click lang yung prepaid and input yung ticket code. Medyo mahaba lang yung ticket code nito. Hindi kagaya dun sa Microtext. Pwedeng babaan. Pero ito, yung developer, ang design niya, naka-pick sa 8 digits. Kung tama yung pakalala ko. So, siguro sa mga susunod na upgrade nitong portal, ng system, magkakaroon ng mga ganun features. Pa-i-clean siguro yung code. Sana. Request ko din. Mag-post din ako sa group. Yan. Kunwari naman ikaw yung may-ari ng wifi o ng hot, nung ikaw ang manager ng wifi, sa sign in lang dito. Click dito. Sign in lang. Then, ang default username and password ay admin. Malaki yung capitalize yung username. Admin. Then, yung password lahat lowercase, admin, then sign in. Yan. So, ito na po yung dashboard ng portal. Yan. So, meron tayo dito, ito yung main. Meron tayong dashboard, yung basic reports. Yan. Makikita nyo dito may Arduino. Ito yung kagandahan nitong iWiFi. In case na itong iWiFi na naka-embed sa ni Wi-Fi. In case na gusto mo nang magkaroon ng Wi-Fi vend o ng vending machine na pang Wi-Fi, pwede siyang dagdagan. So, yung box na lang ang kulang. Syempre, yung mga electronics sa loob. Yun na lang, makulang. So, i-coconnect lang, then, kukonfigure dito, then yun. Kung ayaw mo na mag-print ang ticket, or mag-sulat, o mamigay ng ticket, pwedeng bili ka na lang ng box. I think mas mura. Baka agas na mga nasa 4,000 yung isang box. And 5,000. Yung mismong materials lang. Siyempre, bukod pa yung labor ng gagawa. Saka yung talent fee. And yung device manager dito. Dito sa kaliwa tayo. Ay, makikita nyo dito yung mga nag-register, naghulog, or kumonek dun sa wifi. Dito sa iWiFi na natin. Okay. Then, prepaid tickets. Dito, nag-generate ng ticket. Ito na yung generated. So, paano mag-generate? Ayan na. Click lang itong generate. Then, code value. Magkano yung code? Yung set ng code. Halimbawa, gusto ko mag-produce ng 100 pesos for halimbawa ay 3 days. 3 days. Ito, 3 days. Then, number of tickets, siguro mga 10. Ayan. And then, limit lang natin yung generation ng number of tickets. Mga hanggang 1,000 siguro pwede. Kasi, syempre, may memory din ito. Baka mag-lag na rin yung pero hindi ko pa nararanasan yun. Mag-lag na rin yung wifi. And then, download speed, saka upload speed. Ano yung gusto mong speed? Halimbawa, medyo VIP yung gagamit. Di, itaasan nyo dito. Yan, halimbawa, 2 Mbps, saka 3 Mbps ang upload. Mayroong ISP na mas mataas yung upload allotment. Alas 50%. Kagaya na PLDT, kadalasan, doble yung upload limit. Dibli yung allotted the upload ng PLDT Home Fiber. Then,
Sana ako. Kung naman gusto niyo medyo baba, mga ano lang, alam niyo yung mga user, ano lang, yung gagamit, halimbawa, mga browsing lang ng Facebook, ayan, YouTube lang, pwede na itong mga 1 MB. Then sa upload, basta mga ganun din. Equal or mas mataas pa. And then, click lang yung create. So, yan. Nakakreate na ng 10 tigo 100 pesos na ticket. Yan siya. Makikita nyo dito sa kabila, sa most left, yan. Meron ditong batch code. So, alam niyo kung ano yung kasamang kung kailan na generate. Ito yung time niya. Yan. Tapos, sa ibaba naman, narito yung mga used ticket. So, isa pa yung nagagamit. Okay? Paano i-download ito? Pwedeng, gaito lang. Dito sa kaliwa, mayroong naka-arrow down. Pwedeng i-print by batch. Ayan, kagaya nito. Then, gupit-gupitin na lang ninyo. Ayan. O kaya, kung gusto ninyo, pwede nyo i-transform or ilagay nyo sa XML. Ayan, dito. Sa table. Convert nyo sa XML tapos sa Excel. Then, format nyo bago kung gusto nyo may mga style pa. Pero, parang sa Micmon. Parang ganun. Then, pwede rin itong i-print ng my QR codes. Ayan. So, anong ginagawa ng QR codes? Ito yung QR code, ang QR code, ito yung katumbas ng nagbibigay siya ng link. Ang katumbas ito, isang link na may kadugsong na code. So, kailangan dito ng QR scanner. Maraming nadadownload sa Google Play. Then, pag din-scan, mag-redirect na agad dun sa link. Ayan. Auto-register na po yan. So, yeah, okay. So, sa mga medyo gusto ng mga style, mga, yan, pwede to. And, yan, ipiprint lang nyo yan, Ctrl-P, kung gusto nyo iprint, or yung iba yata, kinokopya na lang. And, medyo i-align na lang natin ng konti. So, para, yan, para medyo tipid. Siguro, titetest sa setup ng printer. Yan, Nitro. Okay, anon, pwedeng i-convert, i-print as PDF lang muna. Okay, preference. Pages, yan. Siyempre yung, try natin muna sa L120. Kahit na offline. Yan, siyempre. Paguhin nyo yung papel. Kung alamba kung A4, A4. Yan, then up, okay. Oops. Yan din. Print. Not ready, syempre. Wala akong printer na naka-attach pala. Pero, hindi naman, basic na naman yun. Alam ko kayang-kaya na ninyo mag-print. And yan. Then, ito yung, pag after nyo mag-print or makopya siya sa papel, ito na yung pwede ninyong ibigay doon sa kliyente. Yan. Pwede sa hotel, sa kainan, cafeteria, ayan, o kaya sa mga tambayan ng mga nag-GML sa tindahan ninyo, ayan. Ayan. So, okay. Ayan yung ticket. Pwede pa tayo mag-generate na mas marami. Ayan. Tapos, balik nga pala tayo dito sa device manager. Halimbawa, nabusan ka ng ticket, pwedeng mag-login ka na lang dito, then ask yung client to connect sa wifi, then sync yung MAC address, and lalabas na dito. Pag lumabas na dito yung device niya, alam niyo anong, halimbawa itong Vivo, yung cellphone niya, pwede mong i-rename, halimbawa si Ma'am Kiko, yan, cellphone ni Ma'am Kiko, yan, yan. Tapos, yan, pwede bigyan mo siya ng time. Instead of generating codes or ticket para bigay sa kanila. Ayan. Pwede mo siyang bigyan ng time. Halimbawa, 1 day. O, bigyan ko ng 1 day. Yes, 7 days. May apat pa lang option as of now.
Yan. Halimbawa, bigyan ko ng 7, one day na lang. Si Monkey Cup. Ayan. Ayun, naka-block. Di ko, bakit naka-block? May block ko ba? Ayan, allow pala, ayan. Tapos, allow MAC address. Ayan, idle. Tapos, lagyan natin ng, okay, ng one day ulit. Naka-block status, block. Ayan, pag ganito, hindi nakakonect yung device. Ayan. Tagalin natin ito muna. Nakakonect po yan yung phone na yan sa ibang wifi. Nabawa, ito na lang computer ko. Ayan. Computer name nito ay, I think itong, asan na yan? Check ko lang yung MAC address. Saan yun? F9, F0. Ayun. Ito, nasa unahang ito. Ito yung computer na to. Itong ginagamit ko. Kunwari, yun, ito yung device na nakikonnect. Then, instead magbigay ng ticket, pwede mo siyang bigyan ng time using dashboard. Using device manager. Yeah, give free time. And then, halimbawa, ayun. Meron pala dito ang limang option. Ipukod yung kanina. Bali, 6 options pala. Bigyan ko na ang halimbawa 1D. Then, give time. So, yan. So, running. I have 1 day remaining time. Tapos, download to Mbps. Upload for Mbps. Yan. Tapos yan, meron post count, pwede mo ibigyan ng post count, i-reset to 0 din. Yung post timer, halimbawa di siya nagbayad, pwede mo i-post yung time, o kaya clear time, tanggalin mo yung time, or extend time kung ano magpapaligdag. Tapos, dito sa adjust traffic, ayan, pwede mo palitan yung speed niya. Bawa kung testing lang or hindi nga talaga nagbadya ng kalahati. Ano, kalahati mo rin yung speed. Pwede yan. So, yan guys. Tapos, diretso tayo sa ibang features. Yan. Sales report. May sales report na rin. Yan, as of now, meron 5 pesos. Okay. Pwede i-delete yan yung sales report i-clear. Then, window setting. Yan. Yan, dito pwede nyo baguhin yung Wi-Fi name or SSID. Tapos, coin slot. Kung gusto nyo lagyan ng coin slot. Pwede, prepaid tickets. Inubo post. Ilang beses pwede mag-post. Set natin ng 5 siguro. Post count, reset. Yan. Kung pwede. Para, halimbawa, naka 5 post na pa. Gusto ulit mag-post. Yan, i-inubo lang to. Tapos doon, reset, i-reset na lang nyo yung doon sa device manager yung post expiration. Ayan, narito na po yung mga setting na pwedeng gamitin. Ayan. So, bawal i-share. Dito sa anti-tittering, bawal share ang internet through hotspot. Meron pong phone na pwedeng mag-hotspot kahit walang data or using wifi. Ayan. Then, okay. So guys, itong version nga pala nitong iWiFi portal na nasa embedded, naka-embedded dito sa new Wi-Fi, mas light version siya kaysa do sa full version ng iWiFi. Mas maraming features po doon. Dito ay hindi ka pwedeng, as of now, hindi pwedeng maglagay ng custom SSS. CSS pala, sorry. Ibig sabihin, hindi pa natin pwedeng i-redesign yung portal. Although pending off yung built-in wallpaper. Yan, bawa dito. Balik tayo. Para mas mabilis yung loading, i-disable natin. Yan. Mas marami kasing images o media do sa portal, mas mabagal mag-load yung portal. Although yung, antag dito. Although kahit di mag-load yung wallpaper, supposed to be working pa rin yung portal.
remote cache boxes. Yun pa rin ang kaganda dito sa iWiFi portal. Pwede tayo maglagay ng unlimited number of remote boxes or remote cache box or bendo box. Ito yung hinuhulugan ng bariya or ng pera. Okay, then syempre rates. Pwede baguhin dito yung mga rates. Sa pagbago ng rates, dito sa kabila, itong pulse. Ito yung pulse na binibigay ng coin slot papunta sa Arduino din siya sa iWiFi system. Bawa, naka-isang pulse. Dahil isang beses yung pinulog ay piso or naka-set na piso, bibigay siya ng 12 minutes. So, andito. And, yun, sa pang features na maganda sa iWiFi, pwede tayo maglagay ng port priority sa mga gaming kagaya ng Mobile Legend. Sabi daw, nagbabago-bago yung port, yung mga port na yan, kaya range na nakalagay ito. And, kagandahan nga nun, pwedeng i-edit. And, system, and, clear sales report, change password, reboot. And, yun nga, kung halimbawa medyo nagkakaproblema kayo sa system, lag, syempre, wala naman perfect talaga ngayong I mean, kahit sabihin na na maganda yung software nila, laging mayroong bug. Kaya dahil ang technology, laging may bago. Laging may bagong hacker, laging may bagong developer, laging may bagong program. Yan. Yan. So, yan po yung laman na ating dashboard. So, sana naintindihan ninyo at nakatulong kung paano gamitin ang iWiFi portal as a voucher-based or ticket-based Piso Wi-Fi. So, thank you sa panonood at sana ay mag-subscribe kayo, lalo na kung hindi pa po kayo nagsusubscribe at bago kayo sa channel na to, para magkaroon kayo ng mas maraming idea about Wi-Fi, about internet, and about technology as of today. So, until next time, bye-bye. Thank you for watching again.